Ayun mga kalingap at mga kasama, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayun, andito po tayo sa Barangay May Bato, kung hindi po ako nagkakamali mga kalingap. Kun po ito Purokdos. May nadaanan po kami ni Kuya dito na isang bahay, parang pwede siyang tulungan, kaya puntahan po natin mga kalingap. Titigdan po natin kung pwede silang isali sa ating mga tinutulungan. Ito mga kalingap po, ito po yung kanilang bahay. Ayan mga kalingap po, andyan si tatay. Tay, magandang hapon po. Ayan, anong kuna po ito tay, barangay? Pinagbirayang Munti, Purokdos. Ah, pinagbirayan po ito. Pinagbirayang Munti, Purokdos. Pinagbirayang Munti, Purokdos. Ano po ito, parakali? Parakali. Ayan, yan si tatay. Oh, nakakon po siya, naka-wheelchair. Yan. Ano po yung nangyari sa inyo tay? Ba't po kayo naka-wheelchair? Ayun, na-stroke po ako. Ah, na-stroke po kayo. Sino po yung mga kasama po ninyo sa bahay? Ito ko na kong panganay. Ay, si Kuya. Ano yung pangalan ni Kuya? Si Ben. Si Kuya Ben. Baka pwede natin ma-interview si Kuya Ben dito sa labas. Ay, may kasi... dipili siya po ang kanyan. May dipili siya ang... Wala namang sigurong problema. Parang mabait naman si Kuya. Mabait naman. Hindi naman ata nananakit. Hindi magiging kaibigan po natin. Kaya dito ka Kuya sa labas. Wala namang problema yan si Kuya. Ayan. Mukha naman mabait si Kuya. Ano yung pangalan mo Kuya? Ruben po. Si Kuya Ruben? Wilbin. Ah, Wilbin. Ganda ang kanyang pangalan. Si Kuya Wilbin. Ayan. Ilang taon na si Kuya Wilbin? 29 po. 29. May asawa? Ah, wala. Nililigawan? Wala naman po. Ayan si tatay pala. Ano yung pangalan mo Tabitay? Wilfredo. Si tatay Wilfredo. Ayan. Tawag dito, matagal na pong na-stroke si ano, si papa mo? Matagal na po. 15 years na akong ganito. 15 years. Ano po yung kuan mo tay, dating trabaho mo dito sa ano? Sa... Marami na akong alam na trabaho mo, ako hindi pa ganito. Naging welder ako, ganun, karpintero kung ano. Ah, kung pala si tatay, skilled siya. Marunong mag welder, karpintero, baka pati kuan siguro pagmamason. Kupa ko. Ibig ko pinto preso din ako. Ah, kung si tatay talaga. Skilled talaga ito. Ngayon tayo nung nagkasakit ka, wala na. Wala na. Ano po yung kwan yung ngayon? Yung parang pinaka... pinagkukunan po ninyo ng pang-araw-araw. Yung pong asawa ko naglalaba-laba. Asan po siya ngayon tay? Nandun sa kwan naglalaba. Naglalaba po siya. Magkano naman po yung kanyang kinikita? Hindi na ako ng 2,500 yata yung isang buwan. Ah, maliit. Tapos si Kuya naman? Wala na pong kanya. Hindi kakainin nila ang yan. Ah, hindi naman siya kontay special child. Hindi naman. Sa akon, nakakunya siya akon palibasa. Medyo kanyan. Sa Siabu, hindi ko alam dahil ganito na nga ako. Nang naahong sa bundok na kwakwan silang katrabaho, inaakit ng mga kwan. Ah, ibig sabihin hindi talaga siya dating ganyan? Hindi. Kumbaga, nagkaroon siya ng epekto sa utak dahil sa paggamit ng masamang ano? Gamot. Ilang taon siya tayo nung nagkaganyan siya? Na 22 ganun. 22, ibig sabihin ko na 7 taon na siya na nagkaganyan. Pero dati hindi naman siya ganyan. Hindi naman. Pero hindi naman halata kay Kuya o. Kung man ayos naman kausap lang, kaya lang yung kanya yung trabaho niya wala na. Hindi na siya nagtatrabaho. Kasi kita ko sa katawan ni Kuya ay talagang kunsyo, maganda yung kanyang katawan. Kumakain niya lang, kumakain ang kain. Kulang naman sa trabaho. Katulad po rin, kain din ang kain. Malay natin, baka may pag-asang makabalik sa dati. Ay, wala na. Matanda na. Si ano, si anak po ninyo? Eh, yun ang kuwag ko sana. Kung ipa-rehab sana yan. Kung kuwan, ay wala namang kwarta pa. Eh, sayang.
Kapon. Siguro naman, Wilbin, natatandaan mo pa siguro noon, nung kabataan mo pa. Tatandaan mo yung mga ginagawa mo dati. Sabi ni Papa mo, eh, nalulong ka daw sa bisyo. Nakakapanghinayang naman tayo, no? Kasi si Wilbin ay... Yun ang inaasahan ko nung sana nung ako yung... Inaasahan ko nagtatrabaho, kaya lang ay... Nalulong, naakit ng mga barkada? Ng mga kasama. Nagtatrabaho siya, tapos inaarawan ng mga kasama na nagbubunot ng nyog. Nagpapalaw, parang ganun. Nagpapalaw. Eh, hindi ko alam, yung pala, pinatitira ng mga kasamahan para kung ang trabaho, tuloy-tuloy lang. Kumbaga parang kahit walang walang tulugan. Walang kung hanggang gabi, pinagkakuan yan. Pinagpapalaw, tapos maglulukab ganun. Kumbaga parang wala siyang nararamdaman na pagod. Tuloy-tuloy ang trabaho. Hindi ko alam, maalaman ko kung naman ganyan na. Buti hindi naman siya katulad ng iba na pag ganyan ay nagwawala. Eh noon na buti nga magaling-galing na una ko, hindi nabanan na ako niyan. Ngayon, hindi na siya nakakatulong kahit kunwari pag ano ng tubig. Ayun, nag-iigib ng tubig. Nakakapagluto naman, marunong naman. Ah, yun yung kanyang naitutulong. Yan lang ang trabaho niya. Kumuha ng kahoy, panggatong. Yan si Kuya Wilbin, oh. Sana makapagtrabaho ka, Kuya Wilbin, para makatulong ka kay Papa mo. Ilan silang magkakapatid, Tay? Bali, kunyan, apat. Yung isa, may asawa na. Opo. Yung isa, nasa layasan. Eh, yung bunso, nag-i-eskwila pa naman. Ano yun, lalaki din? Babae. Anong ko na po yun, grade? Grade 12 na. Grade 12, pa-graduate na po siya ng parang high o una siya, pa-college na po. Yun na yung pag-asa po ninyo na makatulong, yung bunso, bunso yun na, yung babae. Yung bunso. Pag-asa, saan makatulong? Eh, parang gusto ng mag-asawa, ano pang makatulong? Yun lang. Sana hindi pa mag-asawa tayo para makatulong po sa inyo. At si Kuya Wilbin, ito yung gusto ko sana na makabalik sa dati. Kasi bata pa ito, 29. Kung pa lang yan, 1994 ay 27 ata pa nila. Oh, 27. Paano yung Kuya Wilbin kung may mag-consayo, mag-offer ng trabaho dyan sa bundok, gusto mong magtrabaho? Magpapalaw pa naman yan. Magpapalaw? Magpapalaw ka pa pag ganon, pag may mag-offer sa'yo ng trabaho? Pinupuntahan yan dito ng mga panagpapalaw. Pinusundo. Maganda tayo makabalik siya sa trabaho para malibang-libang siya siguro, kaysa andito lang sa bahay. Pagka may napunta rito magpapapalaw yun na nasama siya. Pero malaking masyado ang tinan yan. Nung araw nakaka-2,000 ang mahigit, ngayon hindi nakaka-1,000, nahihirapan pa sa maghapon. Baka yung katawan niya dati siguro hindi ganito, batak siguro yung kanyang katawan dati. Dating ko niyan, hindi man ganyan karpon niyan, yan lang nagtaba yan at wala naman trabaho, ganang taon na. At parang, ano ba yun? Kaya pala kanina nakita ko si Kuya Wilbin naman, itahimik siya. Pero mukha naman siyang mabait, si Kuya Wilbin. Siguro pala kaibigan to nung kabataan mo, Kuya Wilbin, no? Pala kaibigan ka? Kaso lang, kwan lang, nalulong lang siguro sa bisyo. Siguro hindi naman niya siguro yung kwantay, kagustuhan. Na ano lang siguro, naakit lang ng mga barkada. Yun, no, konsya. Tapos may kwan kayo dito, ano po ito? Ano ito, Kuya Wilbin? Dishwashing. Ah, dishwashing? Sinong nagtitinda niyan? Baby. Ay, kayo po? Yung may gawaan yan. Yung bunso? Ang galing naman. Magkanong kwan po niyan, isang bote? 20. Ang galing naman. Sana wag pa siyang mag-asawa tayo para makatulong sa inyo kasi meron siyang, yan o, magaling siyang, tinitimpla na lang sa bahay po yan. In-order niya sa kwan, sa Siapi, tapos tutubuhan niya rin. Titimplay niya dito. Ang galing. Sana po sa pagbalik po namin siguro, mga susunod na araw, sana maabutan din natin siya.
para bukas wala nang pasok para makausap natin. Makakuha din natin yung kanyang ano, yung kanyang tawag dito, yung parang saloobin. Tulad po nito, hindi nyo sarili pala itong kuna tuloti. Pero matagal na kayo dito na nakatira? Matagal na. Dito ko na ipinangasin ang mga kampong. Ah, tagal na. Ibig sabihin, hindi lang 30 years po kayo dito na nakatira. Ilang bahay? Taon niya, dito yung pinanganas. Ganon din po. Baka kung 27 ang kami rito. Nandito. Kuya Wilbin, ano yung gusto mong sabihin kay papa mo? Kuya Wilbin, gusto mo siya matulungan? Kasi si kawawa si tatay. Ano na siya, na-stroke. Sana makabalik yun sa pagtatrabaho para si papa mo ikon siya. Mayroon siyang pambili ng gamot, maintenance. Tayo, no, nag-maintenance ka po? Nag-maintenance ako. Kaya alam, nagmahal na yung upad. Parang kaliwa tayo, no? Kaliwa po yung kaliwa. Tinamaan po sa inyo. Hindi nyo na napatirapi? Hindi na. Wala nang pagpatirapi pa. Tsaka kung dito tayo, malinis sa bahay ninyo. Ang linis, pansin ko lang, malinis po dito sa inyo. Asawa ko pag walang trabaho siya naglilini. Oh, yan no, ang linis. Kaso parang sa likod parang naka-open ata, parang wala atang bubong sa likod. Ako na yan talaga. Tapos maayos yung mga ano, yung mga gamit po ninyo maayos. Itong nakaraan na pagawa ko ito. Kung inabutan ninyo ito. Butas-butas yan lahat. Nakikisilong dito, nakatayo lang dito. Kahit butas-butas yan, tumukan. Inaipaayos ko, nakapagkuhan ako. Saan po sa... Nakaipon-ipon. Marunong namang ata si Kuya na magado, magpanday? Marunong ka Kuya magpanday? Maski magbubong ganyan ko. Hindi siya marunong? Walang alam. Kumbaga na parang nablangko siya? Maski noong ka, hindi talaga marunong magpan niya. Sabagay, kami na lang nagpunan. Siya ang tagapako. Iyan ang mga ako na yun. Siya ang nagpapako nito? Siya ang magbabak, siya ang naglilinis. Tapos ako naghahawak lang, pakuan mo lang yan. Pako. Ibig sabihin ko din siya, may naitutulong din pala si Kuya dito. Kuya Wilbin. Ibig sabihin, marunong din siya na magkarpintero pag may nag-uutos. Uutos sa kanya. Anong oras po umuwi si nanay? Ano po yung pangalan niya? Evelyn. Hapon na inauwi. Hapon na rin po. Si nanay Evelyn. Ako na rin talaga. Mayroon sigurong isang bahay lang siguro yung kanyang pinaglalabahan. Kasi mayroon siyang sound na 2-5 isang buwan. Yung isang bahay. Siya sa Batuglan yung isang bahay. Tapos mayroon din dito yung isa. Dalawang ko ng pinaglalabahan niya. 2-5 din. Di mayroon din po siyang income na 5,000 sa isang buwan. Kaso mayroon po kayong pinapaaral na isang estudyante. Na ako naman po. Nauwi po siya dito araw-araw? Uwi pagkahapon. Pero Linggo talaga na pwede namin siya makausap din pag Linggo. Saka walang kwan. Sabado Linggo na walang pasok. Parang marami po kayo ata ditong alaga mga manok. Ilang pirasi. Tapos marami kayong tanim dito. Mahilig si nanay ata magtanim ng mga akwan dito. Mga halaman. Kung pala tayo, may ibibigay po ako sa inyo. Sana makatulong po sa inyo sa pambili ng maintenance. Bibigyan natin si tatay. Bigyan natin ng pang maintenance si tatay. Ang amo ng kanyang manok. Meron pa naman tayo dito naiwan. Ito tayo, pambili mo tayo ng ano, pang maintenance mo. Galing po sa akin yan. Itago mo dyan tayo. Yan, pambili mo ng gamot.
Salamat po. Sana makatulong sa iyo yan, Tay. Magkano naman yung gamot mo sa isang araw? Walang nangihintay sa high blood. Dati 2 piso, 1 kwan, 3 piso na. Sana makatulong sa iyo yan, Tay. Galing sa amin po yan. May malaking pagtulong ito. Nangyari kita, Tay? Bakit, Tay? Ano po nangyari? Ganito po, Ma. Naiiyak ako. Mag-dari ka. Umiyak, baka makasama po sa inyo. Sa abot ng aming makakaya, babalikan po namin kayo dito. Ano po yung mga kailangan nyo dito, Tay? Bigas? May bigas pa po kayo? Meron po naman po kami yung bigas. Huwag ka na umiyak, Tay, kasi nakakasama kay tatay ang umiyak. Tama ko yan, ha? Bawal kay tatay ang umiyak. Kano umiyak, Tay? Pagmamahal namin sa iyo yan. Maraming salamat po. Kamustahan nyo na lang po ako kay nanay, Tay, ah. Grabe yung pan ni tatay, oh. Naiyak si tatay sa binigay natin na simpleng tulong. Naawa lang po ako sa sarili ko pag ako tinutulungan. Dahil din ako ganito. Kung ako nakakapagtrabaho pa sana ako. Opo, ramdam ko, Tay, yung kwan po ninyo, yung gustong-gusto nyo talagang makapagtrabaho. Kasi dati, talagang malakas po kayo magtrabaho kasi skilled po kayo. Mga heavy equipment, tapos marunong po kayo magpanday. Talagang ramdam ko din na yung dati na ginagawa nyo, namimiss nyo rin siguro. Yung makapagtrabaho, unang-una, yung talagang matustusan nyo yung pang araw-araw na gastusin ng inyong pamilya. Yun yung iniisip ni tatay. Huwag ka na umiyak, Tay. Kasi bilang isang tatay, talagang ganyan talaga, Tay, yung ano, yung damdamin natin. Gustong-gusto talaga natin kahit may edad na, gusto natin na maitaguyod pa rin yung ating pamilya. Alam ko naman malaking tulong yung kay tatay yung binigay po natin. Malaking tulong po ito. Opo. Ako pala, Tay, si ano, si Sam Ashley. Yan, ako po yung magiging kwan po ninyo, bagong kaibigan. Sa abot ng aking makakaya, dalaw-dalawin ko kayo dito kahit lingguhan para makatulong po kami sa inyo. Sige, Tay, salamat po. Maraming salamat po. Opo, sa mga susunod na araw, Tay, mabalik po kami dito. Kuya, malis na rin po kami, ah. Alagaan mo si tatay. Kaya marunong naman si Kuya magluto. Marunong maggulay. Tapos nakakapag-igib naman. Sige, Tay, salamat po. Maraming salamat. Opo, kayo mag-alala, Tay, sa abot ng aming makakaya. Babalik-balikan po namin kayo dito para maabutan namin kayo ng tulong. Si Kuya, salamat po. Salamat kay Kuya. Yan si Kuya. Ayun, mga kalingap at mga kasama, may bago po tayong na-scout at naabutan ng tulong. Kita naman po natin kung gaano kasaya si Tatay, Tatay Wilfredo. Muli po ako nagpapasalamat, mga kalingap, sa mga hindi nag-skip ng ads, mga silent viewers po natin. Maraming maraming salamat po.
sa mga mababait po natin ng mga sponsors. Maraming maraming salamat kay Ate Nancy Lim, kay Tita from Toronto, Canada, kay Ate Jovita Villes Atijero, Dr. Dennis Latuno, kay Ma'am Daisy from USA, kay Ma'am Connie, kay Ate Lorna Magday, kay Ma'am Margie, Ate Lerma Tanaka, kay Ma'am Lena Barbusi, Harbin TV Vlog, lahat ng napapaabot ng tulong sa ating channel, maraming maraming salamat po. Kay Ate Lerma Tanaka, maraming maraming salamat po sa mga kababayan po natin ng mga OFW. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyo na pagsuporta, pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi at mabuhay po tayong lahat.